Hold up. Hello mga katonting, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayong araw na to, mag-share po tayo ng video tungkol po dun sa mga comments po about po sa aking page na ginawa. Hindi ko po man papakita ng actual, pero kasi gawa na siya. So, i-insert po natin yung mga picture na nakuha na namin noong ginagawa ko ito. At sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko. At tiyak na mas mura doon sa mga nabibili na dawana. At ito pong ginawa natin ay mas malaki doon sa mga nagbibenta ng mga gawa ng cage. So, yan. Ipapakita natin yan. At itutur ko kayo doon sa patio ng aming mga pusa. By the way, yung pusa po namin ay Siam. So, ipapakilala ko rin po kayo sa kanila. At isa na doon si Shadow. Yan. At sasabihin natin kung ano yung mga ginamit nating mga materyales at kung paano natin ikinabit. Ito po ay built-in na. Built-in cut cage. At siguradong matutuwa po kayo dahil kumpara din sa mga nabibili ay kung kayo po ang gagawa, kahit mag-hire po kayo ng gagawa at kayo ang bibili ng materyales ay siguradong mas mura po ang inyong mga gastos kesa bumili ng gawana o yari ng kulungan. So, umpisahan na po natin ang ating cut cage tour. Yan, nagbabalik na naman po tayo. At para doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng ating channel, YouTube channel ni DIY ni Tontin, please subscribe po at pindutin niyo na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video natin. At una sa lahat, sasabihin ko muna yung mga materyales na ginamit ko dito sa cage na to. Meron akong mga materials na ginamit na mga pinaglumahan ko na, pero hindi lahat luma. Meron din akong mga biniling mga bago kasi hindi siya pwedeng medyo mataas ito, malaki. So, kailangan kong bumili. So, ang mga materials na ginamit ko rito ay unang-una yung 1x1 by 20 feet. 1 inch by 20 feet na GI steel tubular. Yan po yung bakal na square tube. So, yun po, bumili po ako ng 6 nun. Ang isang piraso po nun, mamaya sasabihin, ilalagay ko po dyan yung presyo para malaman nyo kung magkano lahat yung nagastos. So, ngayon po, sasabihin ko lang kung ilang mga piraso yung nagamit ko. So, 6 na tubular. 1 inch by 1 inch by 20 feet. 6 na gano'n. So, tsaka yung ating steel matting o yung nakikita nyo, yung parang screen. Yan. Nga pala po, yung steel tubular, yung kung ang bilin nyo lang po yung ano, yung manipis. Kasi may mga 3mm noon, may 2.5, may 2mm. Ako po, pinakamanipis, 2mm lang po ang binili ko. So, mas mura siya. Tsaka yung 4x8 steel matting. 4 feet by 8 feet na steel matting. Yan po yung screen, isang piraso nun, isang sheet. Tsaka rivet blinds. Yung rivet blinds, yung pang rivet. Yung bala. Bala lang ng riveter. So, bumili ako nun ng 50 pieces ng rivet blinds. Ang sukat niya ay 1/8 by 1/2 na rivet blinds.
Tapos, paleta. Yung mga nabibili dyan sa... Kasi kami po, malapit sa pier, so bumibili ako doon. Ang isang tali, mayroon siyang 10 piraso. So bumili ako ng 2 tali ng pallet. Wood pallet planks. Tapos, yung bumili rin po ako ng used, yung gamit na, na carpet tiles. Carpet tiles. 40 cm by 40 cm. 4 na piraso. Tsaka, wala na po. Yun lang po ang binili ko. Bali, 1, 2, 3, 4. 5 klase lang ng materyales ang binili ko. Ngayon, yung flooring niya, tsaka yung pinaglagyan ng flooring, tsaka pintura, mga leftover na po. Mga tira-tira ko na lang po. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo, i-insert ko rito yung picture kung ano po yung una kong ginawa, unang step na ginawa ko. So, let's go! Unang step po na ginawa ko ay naglagay ako ng angular bar from doon sa wall ko, doon po sa ilalim ng wall, doon sa gilid ng wall, 2 gilid ng wall, nag-fix po ako dyan ng angular bar. Pati dito. Yan, bali. 4 na side. Puro angular bar po yan. Yan. Pagkatapos, tsaka ako po, tsaka ako naglagay ng square tube o yung tubular na sinasabi natin, ito, naglagay ako from doon sa ceiling hanggang dito sa flooring. Kaya meron po yung meron niyang gap dito kasi hanggang dito po yung poste ko ng tubular. Yan. Gusto ko po may space doon eh kasi yung space na yon magagamit natin yon dun sa mga pagkain ng pusa, yung litter sand nila. Yan. So yun una ko pong ginawa. Naglagay ako ng angular bar, tapos naglagay ako ng poste sa gitna, ayun, mula ron sa ceiling. Tapos sinundan ko na po sa wall, naglagay ako sa wall, tapos sa kabilang wall. So, 4. Tsaka ako po nilagyan ng angular bar ulit dun sa itaas. Yan. Kung makikita nyo po, ceiling yon, di ba? Pero pinlano ko na po yon na maglagay ako ng patigas doon sa ceiling, doon sa ibabaw. Naglagay na po ako ng patigas para sa tatamaan ng angular bar. Yan. Kung meron naman po yan mga pamakuan eh, mga stud, mga pamakuan ng ceiling, yon, i-check nyo lang po mabuti para maging stable po yung lalagyan nyo ng angular bar. So, naglagay po ako dito ng 3. Makikita nyo, 3 tubular po yan. 1, 2, 3. Tapos dito po sa side na to, 3 din. Ayan. 1, 2, 3. Tapos dito po sa harap, niya, 3. Bali, 2 na lang po. 1, 2. Ito, pinto na po yan. Pinto na po yan. Dito sa side, 3 rin. 1, 2, 3. Alam niyo po kung bakit ganun. Kinuwenta ko lang po yung sukat ng steel matting kung hanggang saan siya kakaasya. Ngayon, magiging masikip po kung pagbabasihan ko ay sukat lang ng steel matting. So, nag-adjust po ako, kaya po ako naglagay ng square bar. Ayan. So, ayan po. Ang taas niya po ay almost 8 feet. Almost 8 feet po ang taas niyan. Tapos, 2 feet po dito at 3 feet naman po dito sa kapila. Ayan. Ngayon, kumakain na sila. Papakilala ko kayo mamaya rin sa
aming pusa. Dahil siyam sila, dahil siyam po sila, nahihirapan po kami pag lahat sila nasa nakalabas na. So, piniprevent lang po namin na roon magka masyadong maliit kasi yung aming bahay. So, hindi naman namin sila ina-isolate, pero binibigyan namin sila ng time na hindi sabay-sabay makalabas. So, ngayon po ang nakalabas ay tatlo lang. So, siyam po yan eh. Anim po yung nakakulong ngayon. Yan. Isa na dito to si Colette. Si Shadow. Yan, nakalabas yan. Nakalabas po siya ngayon. Schedule niya pong nasa labas siya ngayon. Tsaka si Pepper, yung kulay itim naming Persian. Tsaka si Torty, yung nanay po ni Shadow. So, yun po. Ang nasa loob naman po, kung gusto nyo makita kung ganong kalaki po itong ating cage, papasok po ako sa loob. So yan guys, sinadya namin na maging malaki yung pintuan para magkasya kami doon kapag maglilinis kami ng cage. Tsaka isa pa, yung pakita ko sa inyo yung mga ginawa naming rope o level ng parang room nila. O, hindi naman room, yung higaan, yan, pahingahan nila. Yan guys, so ngayon, ang nakakulong ngayon dito ay anim. Pero, yan si Mochi. Yan si Mochi. Anim sila ngayon nandiyan dyan. Mamayang, pagka pinasok yung tatlo sa loob, maglalabas ulit ng tatlo. So, may schedule sila ng oras kung gano'ng katagal sila sa labas para ma-exercise naman sila. Ngayon, nandito yung kainan nila. Yung litter box na may litter sand tsaka tubig. Ito, guys, yung flooring, ano lang yan, plywood na gamit na. Tapos nilagyan lang namin ng vinyl tiles. Yan. Tapos ito, yung mga hagdanan na yan, na nakaslant, nilagyan ko lang yan ng carpet tiles. Yan. Ginupit ko lang. Tapos nilagyan ko para. Yan din yung ini-scratch nila. Gustong-gusto nilang scratch yan. Tapos, isang level. Tapos, hagdanan ulit. Yun. Hi, Mochi. Yan si Mochi. Papasok ulit tayo. Pasok ulit tayo sa cage. Yan. So, yan. Hagdanan ulit. Carpet siya. Yan. Tapos, isa na naman level. Yan. Tapos, meron akong level na merong carpet na natatanggal para pag gusto mo siyang linisin, yan. Tatanggalin mo lang siya, tapos babrushin mo na, lilinisin. Ito naman si Yuki! Hello, Yuki! Hi! Tapos yun, nandun po sa taas. Ito si Boshi. Si Boshi! Ito naman si Pachi. Paalang ang nakikita. Ayan, si Pachi. Oh, si Kiyumin tayo. Si Kiyumin. Ayan, buti memorize ko na yung pangalan nila. Si Boshi, ito naman si Kyumin, ito naman si Yuki. Yan. Nasa si Pachi. Ay, ayun pala si Yuki. Ito si Yuki, babae yan, babae. Ito naman si Mochi. Yan, nalilito ako sa inyo eh. Oh. Ito si Mochi. Ito si Tofu. Yan, ang nanay nila. Yan. Mixed breed po sila ng Siamese. Yan. Ito ang mga anak niya. Ito naman ang tatay nila. Yan. Persian po yan. So, ito naman si Pachi. Si Pachi. Tsaka si Tofu. Yan. So, ilang level po yan? 1, 2, 3, 4 levels po. 4 levels. Ang ginawa kong pahingahan
nila. Tapos ito, bumili din po ako nito. Yan. Mura lang naman po yan eh. Barrel bolt. Para dun sa lock ng pinto. Yan. Bukas. Sara. Ay! Yan, lumabas na yung isa. Ayan, guys. Actually po, lahat naman po yung nakikita nyo dito, mga DIY yan. DIY, DIY. Ito pong kama, DIY din yan. Kasi, alam nyo po, napakamahal ng magpatrabaho. So, hanggat maaari, kung kaya naman gawin, ginagawa ko na lang po. So, yan. So, nasa ano po siya, bedroom ng aking anak. Ito naman ngayon ang mga nasa labas. Yan, si Torty. Yan, mami siya ni Shadow. Torty, mamaya sa loob ka na rin. Si Torty. Ito naman si Pepper. Hi, Pepper! Yan, nasa labas din siya. So, mamaya papasok na siya sa kulungan natin. Yan. Hi, Pepper! Pepper! At syempre, si Shadow! Hi, Shadow! Hello! Hello! Yan, nasa labas siya ngayon. Mamaya, doon na siya sa cage natin. Diba, Shadow? Hello, Shadow! Hi! Yan guys, na dito na magtatapos ang ating mixing video ng DIY ni Tontin, yung cage na yan. At sa last part po nitong video, ipapakita ko po yung kwenta kung magkano po ang inabot or kung magkano yung nagastos ko sa buong cage na ito. Sigurado pong mas mura siya kesa dun sa mga nabibili na buo na or gawa na. So, yan guys, maraming salamat po. At kung may natutunan po kayo or natuwa kayo sa ating video, please subscribe our channel, DIY ni Tontin. Magkita-kita po tayo sa susunod na video ko. At ang susunod po natin gagawin na DIY ay para sa mga mahihilig sa mga jamming, yung mga music jam. Papakita po natin kung paano gumawa ng isang instrumento na ganun din po. Hindi po tayo kailangan na mag-provide ng malaking halaga o malaking pera para makapag magawa natin itong instrumento na to. So, sa next video po, abangan nyo po ang ating DIY ni Tontin. See you guys! Thank you for watching and God bless you always!